Ang depresyon. Ito ay isa sa pangatlong pinakamalaking dahilan ng pagkakamatay ng tao sa buong mundo. Naitalang 300 na tao ang namamatay sa isang araw at 1.5 million naman na tao ang namamatay sa isang taon na dahilan lamang sa depresyon. Ito ay isang silent killer na kung saan ang taong nakakaranas nito ay madalas mawalan ng gana sa gawain at mga aktibidades sa kanyang buhay at mabilis din na mawalan ng focus. Marahil sa sobrang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ang taong nakakaranas nito ay laging nasistress o di kaya naman ay laging nagmumukmok at nag-iisa. So it started po preschool pa lang po ako. I was bullied and pinagtatawanan po nila ako kasi nga po meron po akong disease sa mata which is called toxocariasis. And my classmates started calling me names and tinutokso po nila ako. One of those names is yung tinatawag nilang arduling kasi nga po duling na rin po yung mata ko, so crossed-eyed. The worst thing na nagawa ko nung I was depressed was yung I was convinced by my head na useless ka and parang wala kang kwenta and parang pabigat po ako sa parents ko kasi that time I was undergoing medication and na there was this one time na nagpa-check up po kami for my eyes and then sinabihan ako ng doktor na baka daw in the age of 20 mabulag na po ako ng tuluyan. And that time, I was 17. So, I was scared kasi sabi ko, I only have three years left para makakita. And I thought na parang napakawalang kwenta ko naman pala mabubuhay ako and then mabubulag yung dahilan po nun parang nag-self-pity po ako noon. Tapos nakikita ko yung parents ko na nagtatalo kung sino ba yung nagtuturuan sila, kung sino may dahilan, kung bakit nagkaganito ako. And everything like that. And I felt so bad for me and pati na rin po sa parents ko na nangyari to sa akin. To the point na I thought of killing myself na lang to end everything, to end the problem, to end the pain, the cycle na paulit-ulit na lang na nangyari. So ang nangyari po na nag-last-last ako and yun nga po na I took expired medicine to kill myself and sometimes sinasuffocate ko po yung sarili ko. Nandito kami ngayon sa Batangas upang muling magbahagi ng panibagong serye ng Walking with Jesus. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Aming pinupuri ang Panginoon sa inyong patuloy na suporta at panonood dito sa ating programa. Araw-araw, napakagandang simulan natin ang isang araw ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon ay napakaraming mga tao ang naapektuhan ang kanilang buhay sa dami ng mga suliraning kanilang kinakaharap. Yung iba ay katulad ng mga maliliit na batong ito ang kanilang dinadaanan araw-araw. Yung iba naman ay mas malalaki na mga bato. Mga suliraning halos hindi na mapasan, hindi na malampasan. Kaya yung iba ay sumusuko, yung iba ay ayaw nang mabuhay sa mundong ito. Ngunit, tayo'y mapalad, tayo'y swerte. Dahil tayo na mga nag-aaral ng Biblia, tayo na nakakakilala sa ating Panginoon, ay unti-unti sa tulong niya ay kahit marahan, kahit kung minsan kailangan gumapang para malampasan, mahakbangan ang mga maliliit na batong ganito ng buhay. Yung mga paunti pa maliit na suliranin, na araw-araw na nilalampasan natin, ay naniniwala tayo na ang mga karanasang ito'y lalong magpapatibay sa atin, magpapatatag sa atin para maharap ang buhay at magampanan natin ang gawain natin na ibinigay ng Panginoon sa lupang ito. Ang mga karanasan ng mga taong natala sa banal na kasulatan ay sagana, sapat, para makatulong sa atin na makalampas sa ating mga karanasan. Ang mga istorya dito ay makikita ninyo na kahit yung mga dakilang tao na hinangaan natin sa banal na kasulatan, nakaranas din ng mga suliranin, ng mga discouragement,
ng depresyon. At kaibigan, anuman ang iyong karanasan ngayon, ikaw ay magtatagumpay din sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na aakay sa iyo para sa isang mas mataas na antas ng buhay. Ang istorya ng ating bibigyang pansin ay nakatala sa 1 Kings chapter 19, verse 1 to 15. Ito istorya ni Elijah na nagpapakita kahit ang isang propeta ng Diyos, kahit ang isang lingkod ng Panginoon ay nakakaranas din ng kalungkutan at kuminsan ay umaabot din sa sukdulan na para bang ayaw nang umakyat at dito na lang uupo para tapusin ang paghihirap ng kanyang dinadaanan sa buhay. Ngunit napakabuti ng Diyos ay pinagtsatsagaan pa rin ng tao. At kaibigan, ngayon ay unawain mo ang plano ng Panginoon para sa iyo. You can overcome discouragement. You can overcome depression because God is always there ready to help you. 1 Kings chapter 19 verse 1 to 15 ang ating bibigyang pansin. Hindi ka nag-iisa sa iyong karanasan, kaibigan. Ang mga kilalang mga tao, marahil marami sa atin ang nanonood ng mga pelikula, kahit si Tony Stark ay nakaranas ng depression din, sobrang kalungkutan. Kahit yung mga bida sa Avengers ay na-depressed din sila pagkatapos nawala ang kanilang mga mahal sa buhay at ang mga kanilang mga kasamahan. Si David sa Biblia, nakaranas din ito. Si Joseph at itong ating pag-aaralan ay si Elijah, nakaranas din ng kalungkutan na makikita nating pwedeng panagumpayan. Dito sa storyang itong ating pinag-aaralan ay malaking mga kaganapan ang nangyari at pinakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa bayan ng Diyos at sa kanilang mga kalaban. Ngunit sa sitwasyong ito, dahil si Elijah ay nandun, nagtatago, dahil ang utos ni Jezebel ay patayin siya pagkatapos nilang magapi ang kanilang mga kalaban, ay ang sabi ni Jezebel, kailangan ng propetang ito'y patayin din. Kat kung paano niya pinapatay ang lahat ng propeta ni Balaam, kailangan patayin din siya. So si bilang tao, natural na siya ay tumakbo sa bundok at nagtago siya. At doon, nanalangin siya sa Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, patayin mo na rin ako. Kung ganito ang aking karanasan, kung ganito ang aking pinagdadaanan, ay pahintulutan mo na lang ako magpahinga sa mundong ito dahil pagod na ako. Pero sa kanyang sitwasyon, ay nagtsaga pa rin ang Panginoon at nagbigay ng mensahe para siya'y matulungan at maiahon sa kanyang kalagayan. Yung mga dahilan ng depression or sobrang kalungkutan ni Elijah ay nandito binabanggit sa unang bahagi ng chapter 19. Pero mag-focus ako sa solution, remedy for depression na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos niyang gisingin, paalalahanan si Elijah, dito sa verse 11 ang sabi niya, "Go out and stand on the mountain before the Lord." Tumayo ka dyan, Elijah, ang sabi niya, huwag kang magmukbok sa kwebang iyan. Huwag mong tignan lamang ang mga problema mo, kundi tumayo ka at nandito ang dapat mong gawin. Dito sa ilang bahagi ng kapitulong ito ay, sabi niya, you have to arise, take care of yourself. Kain ka muna, ang sabi niya, kumain ka, magpahinga. Kinabukasan ay, nagtatanong pa rin siya, Lord, what should I do? Sabi ng Panginoon, arise and eat, take care of yourself, and then sleep. So kaibigan, marahil kung minsan ay sobrang pagod lang ang ating nararanasan o kaya ay sobrang gutom, kaya hindi natin naalagaan ang ating sarili. May mga pagkakataong kailangang maglaan lang tayo ng panahon na magpahinga, matulog, tigilan muna natin ang computer, ang mga social media, ang panonood ng TV. Kailangan tayong magpahinga,
kumain ng tama, mag-exercise para marinig natin ang boses ng Panginoon na makikipag-usap sa atin. Pagdating dito sa verse 13, and afterwards, ang sabi ng Panginoon, nagpakita ng mga dakilang bagay ang Diyos. There was an earthquake, ang sabi niya. There was fire, and after the fire, a still small voice. Pagkatapos nating makaranas ng malaking mga suliranin sa buhay, may mga pagkakataong kailangan lang nating pakinggan ang mahina at payapang boses ng Panginoon. Kaibigan, sa iyong suliranin, nandyan ang Panginoon. Handa siyang tumulong sa iyo. Ang kailangan lang nating gawin, pakinggang maigi, maglaan ng panahon para pakinggan ang kanyang boses, ang kanyang mensahe sa atin. Pagdating dito sa verse 14, ang sabi ng Panginoon hanggang sa verse 15, go and return your way to the wilderness, ang sabi niya kay Elijah. Elijah, pagkatapos mong maging malakas uli, kumain, nagpahinga, tumayo ka, at patuloy mong gampanan ang gawaing ibinigay ko sa iyo. Kaibigan, merong planong Panginoon para sa iyo, sa iyong buhay. Huwag kang magmukmok dyan, kahit gaano karami, kalaki ang pag-worry or pagmumukmok na iyong gagawin, hindi makakatulong yan sa iyong problema. Alalahanin mo na habang may buhay, may pag-asa. Tumayo ka sa iyong kinalalagyan. Harapin mo ang iyong suliranin. Merong solusyon ng Panginoon ang kailangan mo lang gawin. Panghawakan ng kanyang pangako na hindi kanya pabayaan. Pagpatuloy mong buhay at gawin mo ang gawaing ibinigay ng Panginoon sa iyo. Huwag mo lang tingnan ang iyong sarili. Tingnan mo ang iyong kapwa na pwede mong tulungan. Patuloy mong mahalin ang iyong pamilya at handa silang tulungan ka. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon na kailanman ay hindi mawawala. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagpapaalala niyo sa amin na sa kabila ng aming sobrang mga kalungkutan kung minsan, sobrang suliraning kinakaharap na kung minsan umahantong sa depresyon, may mga pagkakataong kailangan namin ng profesional na tulong o Diyos. Ngunit alam namin, kayo ay mas dakila at makapangyarihan sa mga taong itong pwede niyong gamitin. At handa niyo kaming hanguin sa aming kalagayan. Kaya sa oras na ito, aming muling sinusuko ang aming sarili sa inyong banal na harapan. Tulungan ang aming mga kaibigan at kaming lahat na mamuhay na may pagtatagumpay, sumusunod sa inyong kalooban. Itong aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.